that Mary is privileged woman. But just like other people who have privilege in life, never that Mary used the privilege. Kailanman, hindi pinagmalakit, pinagyabang ng mahal na Birheng Maria ang kanyang pagkaina ng Diyos. Bagkos, dumaan siya sa lahat ng pinagdadaanan ng isang ina, ng isang tao tulad natin. Why? Ang tanong, bakit? Because this is the plan and the design of God. Dahil ito ang plano at kagustuhan ng Diyos, susunod at susunod si Maria at hindi niya gagamitin ang kanyang pribileyo. Privilege mean and doesn't mean exemption. Hindi po ibig sabihin ang pribileyo ay pwede na tayong hindi dumaan sa tamang daan. Pwede na tayong mag-shortcut, pwede na tayong gumawa ng sarili nating plano. I have all the right to do it. But Mary allowed the plan of God in her life. That's why we are here together thanking the Lord because of Mary's yes to Him. Kaya nga po, kung tayo ay nagsasabing si Maria ay bukod na pinagpala, kaya siya hindi nagkakasala, nagkakamali po tayo. It's easy na tayo ay ipanganak ng mayaman, na tayo ay ipinanganak ng may posisyon at may magandang pangalan. But it is difficult and hard to maintain such privilege given by God. Kailangan mong mapuspos ng grasya para ang kasalanan walang puwang sa buhay natin. Tulad ni Maria, ang sabi natin, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo kapag nasa atin ang grasya, pag nasa atin ang Diyos, walang disgrasya. Pero ano pa mang nangyari sa atin, lagi tayong ipagtatanggol ng mahal na birhen. Bakit? Tayo'y kanyang mga anak. And Mama Mary is proud of us. Amen? Sa mahal na Birheng Maria, ang panalangin at samu namin sa iyong kaarawan, ibigay mo po sa amin ang biyaya na aming kailangan. At magkaroon kami ng kababaan ng loob, tanggapin ang lahat ng plano at kagustuhan ng Diyos, kahit hindi namin nauunawaan, sapagkat alam namin ang Diyos ang aming sinusundan.